2020 has been anything but easy. The main culprit, COVID-19. All of a sudden, the world had a new normal. But what does that even mean? For this video, I collaborated with Chris so we can talk about it. He's a colleague, a fellow YouTuber, and a normal citizen trying to make sense of everything, just like the rest of us. Feel free to keep the conversation going in the comments, and without further ado, let's start. Okay, recording. Ayan. Sige. Ayan, so, hi Chris, kumusta ka naman? Sige. I'm doing good. Hello, hello. may mga ano ka ba? Yung issues kayo, yung parang naging issue ba sa'yo yung wala ka nakakausap kasi quarantine, ganyan-ganyan? Well, so far, hindi naman ganun to big deal kasi unang-una, kind of like homeboy ako. Okay, so, parehas tayo. Talaga ako. And then, may nakakasama din naman sa bahay, may nakakausap, so kaya I'm okay. Kahit na nag-community okay. Quarantine ng ganun katagal. Okay. Ayan. So, ikaw, kamusta? Ako? Okay lang ako. Kasi, yun. So, kagaya mo, homeboy lang din ako. So, hindi talaga ako lumalabas masyado. Okay. Nung una, hindi ako masyadong parang affected. Pero nung parang kinatagalan, nung ko na-recognize yung parang effects na sa akin. Mm-hmm. Pero okay naman. May mga i-share ako later na kung paano ako naging okay compared to like 6-7 months ago. That's nice. Ayan. Sige. So ayun, ginawa natin tong setup na to para lang mapag-usapan yung topic na timely para sa ating lahat. Yun nga, yung new normal. So ganito may naging flow natin. May nanda akong questions. Okay. And then, sasagutin natin parehas. Pero, ikaw yung unang sasagot kasi syempre nakita ko na yung tanong ako yung gumawa. So para hindi kita ma-influensyahan. Sige. Ay na? Yep. Sige. So tungkol to sa new normal, yung unang tanong, ano yung ibig sabihin ng new normal para sa'yo? Para sa akin is eto na yung magiging buhay natin or mga day-to-day activities natin. From starting today or kung kailan man yon, basta ito na yon. Kumbaga, we have to move on kung ano may nakaugalian natin in the past. Hindi na yung magiging life natin. Kumbaga, ito na yon kung ano yung setup natin. Like, work at home, for example. Most limited masyado. Hindi naman masyado, pero may limits na yung mga travel and etc. Social distancing. Susuot ng mask, I think that's yun yung thinking ko about new normal. Sige, that's nice. So yung sa akin naman, parehas lang halos nung sa'yo. So pag naririnig ko yung new normal, ang unang pumapasok sa isip ko, alam, isa siyang mundo, like it's a world where we do most things, if not everything, without physical touch. So ang key player ay virtual everything and right. Social distancing. So yun yung nai-imagine kong new normal natin moving forward. Ayan. Sige. So yung pangalawang question, kailan mo na realize na nabubuhay na tayo sa new normal? Kira na realize na mabuhay tayo sa new normal. Kailan sa'yo nag-sink in? I think nung kumbaga wala tayo nakitang masyadong changes dun sa kumbaga yung numbers kasi ng COVID-19 hindi pa talaga totally kumbaga controllable. Kaya that's what I thought na okay, ito na yung bagong normal. And of course, dahil nga marami ka ding iniisip, hindi mo maiwasan na okay, baka mamaya meron naman yung panibagong virus na mas malala pa neto kasi ganoon naman yung mga virus and bacteria, diba? They evolved. Tapos nagiging kumbaga, mas matapang, mas resistant sa kung ano mang gamot. So I'm thinking, okay, baka meron na namang susunod neto. At kaya hindi tayo makaalis-alis sa face na to. Kaya eto na yung bagong normal.
So, kung di ako nagkakamali, yung quarantine nagsimula March 15. March, correct. March, something, sometime around that. Gaano katagal bago mo na-realize na, ay, ito na yun, ito na yung magiging buhay natin? From March 15, was it like immediately? Or parang may pag-deny ka rin muna? umasa ka rin na baka sandalian lang to? Not really, kasi ano ba? Well, start from March, ang sabi kasi, okay, it's just a 15-day or 30-day na quarantine. So, yun yung thinking, yun yung nasa isip ko. 15 to 30 days lang. Tapos na extend. Actually, bago natapos yung 1 month na yon, may syempre nagbabahay-bahay yung mga purok and purok leaders. And one of them, which I posted nga sa Facebook, sabi niya, hindi, ano to, aabot to ng 6 months. Sabi ng ano, yun yung chismis sa barangay. Tapos syempre, maraming in denial na hindi aabot ng 6 months. Hanggang sa ngayon, 'di ba, yung GCQ pa lang eh, hindi maalis-alis. Kaya sabi ko, okay, ito na 'yun. Okay. So, ako talaga kasi nasa bahay lang ako the whole time. Ang labas ko lang is yung kapag nag-grocery ako. 'Yun lang. So, hindi ko siya ano, kumbaga nababasa ko kung ano yung nangyayari. Pero na-realize ko lang talaga na ito na yung new normal. Nung one time na lumabas kami as a family, ano lang yon, parang konti lang kami siguro, mga tatlo lang. Tapos ayun, social distancing, mask, face shield and all. Nagpunta kami in Tagaytay, kasama namin yung youngest brother ko, mga 8 years old lang siya. Kakain lang sana kami ng bulalo. And then, hindi siya pinapasok. Bakit daw? Kasi bawal yung bata. Bawal yung bata. So doon lang nag-sink in sa akin na, ay, ito na pala yung bago nating format. Yun nga eh. Ayun. So, until ano ka, until makalabas-labas ka na ulit ng kaunti, until gawin mo, bumalik ka na doon sa normal routine mo, doon mo lang ma-realize na, ay, iba na pala. Hindi na kagaya, hindi na magiging kagaya nung dati. Okay. And I'm not sure if it will be covered by your questions. I see a lot of positive things din naman with the new normal. And of course, marami ding ano, disadvantages, di ba? Oo naman. Meron namang ano, advantages. Okay, so yung susunod na tanong,